Hi! So for this video, ipapakita ko sa inyo ang mga basic vlogging equipments para sa mga taong gustong magsimula ng kanilang YouTube. Siyempre, ang pinakauna mong kailangan ay ang cellphone na may front cam or may back cam kung saan pwede ka dito mag-film at mag-edit. Sunod naman ay ang tripod. Para sa mga basic vlogging equipments, kailangan mo ng maliit na tripod para paglagyan ng cellphone. Ito ay nagkakahalaga ng less than 100 pesos. Magtingin-tingin na lang kayo sa mga online shops gaya ng Shopee or Lazada. Make sure na may kasama siyang phone holder. Ring light, kung saan ikakabit mo dito yung cellphone mo para magbigay ng extra liwanag. Para kahit gabi ka mag-shoot, medyo kita ka pa rin. Ito ay nagkakahalaga ng less than 150 pesos. Magtingin na lang uli kayo sa mga online shops kung may mas mura. At kung medyo nakaluwag-luwag ka naman, bumili ka na rin ng Gorilla tripod. Ang size neto ay large. Meron nabibili neto sa Shopee or Lazada, 150 pesos lang. Hindi pa kasama yung shipping, so papalo rin siya ng mga 200 pesos. Itong Gorilla tripod, pwede mo siyang i-bend, mga ganyan-ganyan. Pwede mo siyang isabit sa kung saan-saan, kung may posting. Yung parang mga kahoy na ganun, pwede mo siyang ikabit na pa ganyan. So yun, goma kasi siya, kaya siya maganda. Para lang siyang ganito, pero ito kasi maliit na version lang. Tsaka ganyan lang yung pagka-bend niya. Hindi siya masyadong bendable. Parang hanggang patayo lang siyang ganyan. Steady lang siya. Unlike dito. Pwede mong iganyan. Pwede mo siyang baluktutin kung saan mo gusto. Parang ganun. At kung para naman sa mga audios, kung hindi masyadong marinig ng cellphone mo yung boses mo, pwede ka naman gumamit ng earphone. Nagkakahalaga lang to ng siguro less than 100 na lang to. Kung fake yung mga bibili nyo, kung mga mumurahin lang, okay na yun. Basta ang tatandaan nyo, meron siyang ganito. Yung microphone na sign dito. Ibig sabihin na yung pwede dun yung pinaka-mic nyo. Kung saan, doon kayo pwedeng magsalita. Ganyan, maririnig kayo. Yung iba kasing earphone, walang gaya ng ganito. Yung maririnig yung boses mo. Yung iba kasi wala. So, alam ko mas mura yung ganon. Pero ito kasi, galing pa to sa cellphone ko. Kaya tingin nyo, medyo laspag na rin siya, oh. Putol-putol na siya. Ito yung ginagamit ko kapag nagva-vlog ako. Pero dahil nga, nag-ipon ako, ganyan, bumili ako ng Boya. At kung medyo mas nakaluwag-luwag ka pa, bumili ka na ng Boya. Ito yung ginagamit ng mga vlogger ngayon. Ayan. Ang price neto ay 827. Kung gusto nyong makita, kung maganda, ganto, ganyan, ilalagay ko sa baba yung link ng pag-review ko dito at pag-unbox ko dito sa Boya na to. Nagkakahalaga ulito ng 827. Nag-sale lang siya sa Shopee 9.9, so medyo naka-discount ako ng 5% imbis na almost 900 ako. Ngayon ay 827 na lang. At syempre, kung may Boya BY-MM1 ka na, kailangan mo na ng phone holder na may cold shoe mount. Ang ibig sabihin ng cold shoe mount ay itong pinagsasalpakan ng mismong parang screw sa Boya BY-MM1. Ang tatak nito ay Ulanzi. Ang presyo nito ay nasa less than 300 or less than 500 siya. Depende. Kasi yung iba parang may mga kung anik-anik pa dito. So, ang binili ko lang is yung pinaka-basic lang na pwede mong i-clip dito yung cellphone mo, tapos pwede mong i-screw dito yung Boya. At huwag kayong matakot bumili ng tripod na sasabihin yung hindi to kasha. Lahat sila kasha. And igaganyan mo lang. I-screw mo lang siya. Then, itong Boya BY-MM1, meron siyang ganito, hindi ko alam yung tawag. Tapos, isusasalpak mo lang siya dito. Parang i-slide mo lang siyang ganyan. Tapos, i-screw mo na siya para sumikip at kumapit siya dun sa ano. Ganyan. So, bali, parang ganting mga nakikita nyo sa mga
public na nagva-vlog, ganyan, ganito yung setup nila. At kung nasa bahay ka lang naman, pwede kang mag-add ng ring light. So, meron ako ditong dalawang wire. Itong nasa kaliwa ko ay pang DSLR or mga pang camera, ganyan. At ito namang nasa kanan ko, ito yung pang smartphones. So, kung may mapapansin kayo dito, meron ditong dalawang block, which is ang ibig sabihin niyan ay tip, ring, ring, sleeve. Ito yung pinaka nasa boya natin. Ito yung isasalpak natin sa boya, BY-MM1 natin. At ito namang tip RRR sleeve or yung TRRRS, eh naman yung isasalpak natin sa smartphone natin. Unlike sa pang DSLR ay TRRS lang siya. And ayun yung mga pang camera, mga ganyan. So dahil nga hindi pa tayo nakakamera, nakaselfone lang, ito yung gagamitin nating wire. Parang ganito siya. Ito yung TRRS, isasalpak natin dito sa boya natin. Tapos ito naman, TRRRS. Ito naman yung isasalpak natin dito sa cellphone. So, bali, ganyan na siya. Pwede naman yung earphone yung gamitin nyo kung wala kayong mic, ganyan. Basta yung mas malinaw yung boses nyo, dun na lang kayo. So, ito naman ay pouch lang siya ng boya kung saan dito mo ilalagay yung mga wire, ganyan. Ipapasok mo dito yung boya. Tapos, may sarahan din siya. So, bali, parang ganyan siya. Then, ayun yung box ng boya. So, ganito na yung magiging itsura ng final setup nyo para sa mga beginner, para sa mga gustong mag-vlog, ganyan. So, ayan, kompletong-kompleto ka na. Ang kailangan mo lang talaga ay mag-ipon. Kailangan mo lang talaga mag-ipon para ma-achieve ang... Ito talaga yung mahal dito, tsaka yung cellphone nyo. Itong boya at cellphone lang. At kung wala naman kayong boya, pwede kayong mag-earphone. Ipulupot nyo na lang dyan gaya ng ginagawa ko lagi. Pag ganito talaga yung setup nyo, feel mo talaga vlogger na vlogger ka kasi may ring light ka, may cellphone, may tripod, may phone holder with cold shoe mount, tapos boya. Wala lang, angkit lang. Pinakita ko naman sa inyo yung mga pang beginner at yung may mga parang ipon na ganyan. Ang madalas talaga ng mga pang beginner, mga earphone lang, ganyan, maliit na ring light. Pero dahil nag-i-improve nga tayo at nag-iipon, bumibili na tayo ng mas, alam mo yon, mas, ayon. Mas malaking ring light, ganyan, mas nag-a-upgrade na tayo kasi nakakapag-ipon dahil gusto nga natin mag-YouTube, mga ganyan. At okay lang yan kahit earphone kayo kasi dyan lang naman din ako nagsimula. Noon nga hindi ko alam yung earphone kaya ka-cellphone lang ako. Madami nagre-reklamo, ang hina-hina daw ng boses ko. Hindi nila alam yung cellphone kayo may problema. And na-discover ko nga yung earphone and sawa na nga ako sa earphone. Tsaka mas sawa na rin sa akin yung earphone ko. Oh. Tignan mo, putol-putol na tsaka naninilaw na. Kaya pinilit ko talaga yung sarili ko na mag-ipon at bumili ng boya. Kasi para sa akin din naman to, magagamit ko rin naman to. So, ayun lang para sa mga future vlogger dyan. Ito yung mga maisasuggest kong bilhin nyo muna kung wala pang budget ganyan or wala pang masyadong ipon. Tsaka na kayo mag-upgrade pag alam nyo sa sarili nyo, itutuloy nyo na. Hindi naman lahat kasi nagsisimula sa meron agad. So, unti-unti lang yan and pag-isipan nyo yung mga bibiling nyo, kung kailangan nyo ba, ganyan, kung ipupush nyo. Siyempre, sayang ang pera ngayon. And, ayun lang, para sa mga future vlogger, ito yung kaya kong maisuggest sa inyo. Bye!